Kasabay ng paglulunsad ng Commission on Women sa 18-day Violence Against Women campaign, nagbigay ng isang talumpati si Vice Presidente Leni Robredo kung saan inihayag niya ang kanyang pagkaalarma sa pambabastos ng ilang netizens sa mga babaeng realista. Ang detalye sa ulat ni Lala Babilonio. Malaman ang naging talumpati ni Vice President Leni Robredo sa paglungsad ng Violence Against Women campaign ng Philippine Commission on Women, ikinaalarma ni Robredo ang pambabastos ng ilang netizens sa mga kabataang babae na nagsagawa ng kilos protesta laban sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa na rito si Ann Nicole De Castro, ang raliyistang binastos ng ilang netizens matapos mag-viral ang video nito kung saan siya ay nakikipagpalitan ng argumento sa isang Marcos supporter. Mariing tinuligsa ni Robredo ang umano'y online sexual harassment at aniya panahon na upang maipasa ang inilatag na panukalang batas ni Senator Risa Ontiveros na Gender-Based Electronic Violence Bill. Controversial din ang naging pahayag ni Robredo tungkol sa misogyny. Day after day, women in this country must defend themselves from every instrument of abuse and aggression. Strangers openly leering at our bodies. Unwelcome comments about our looks, our breasts, our legs. Blatant condescension in the workplace. Matatandaan, dating nagbiro si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa maiksing damit ni Robredo. Ngunit ani Robredo, hindi niya pinatatamaan sa kanyang naging pahayag ang Pangulo. Ay, hindi. Tingin ko kasi general na form of abuse na tinatanggap ng mga babae, yung parang tinitingnan yung katawan lang natin. Sinabi rin ni Robredo na nagkaroon ng slut shaming sa pagdinig sa kamera kahapon kung saan idinetalye ang relasyon ni Senator Leila De Lima at dating driver bodyguard nitong si Ronnie Dayan. Tinitingnan ko online yung mga klase ng questions na tinanong, parang ano yun, totally unnecessary, bastos na talaga yung iba. Wala siyang lugar dapat sa isang institusyon na dapat nirerespeto natin bilang institusyon. Para sa PTV News, Lala Babilonia.